Magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang Sherlon Inspire TV. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa rason kung bakit tayo naghihirap. Ito ang ating topiko ngayong araw. Ang kahirapan ay isang komplikadong suliranin na may maraming sanhi at nag-ugat sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Ekonomiya, politika, at kasaysayan. Upang mas maunawaan ang malalim na dahilan ng kahirapan, kinakailangan nating tingnan ang ilang pangunahing salik na nag-aambag sa paglaganap nito. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan ay ang hindi pantay-pantay na distribusyon ng yaman at kita. Sa maraming bansa, ang malaking bahagi ng yaman ay kontrolado ng ilang tao lamang, habang ang nakakarami ay nabubuhay sa kakapusan. Ang sistemang ito ay nagdudulot ng mas matinding agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, na nagre-resulta sa kakulangan ng oportunidad para sa mga nasalaylayan ng lipunan. Ang hindi pantay na distribusyon ng yaman ay nagmumula sa iba't ibang anyo ng katiwalian, nepotismo, at hindi makatarungang mga polisiya na pabor lamang sa mga nasa kapangyarihan. Ang kawalan ng akses sa dekalidad na edukasyon ay isa pang malaking dahilan ng kahirapan. Ang edukasyon ang isa sa pinakamahalagang susi upang makalabas ang isang tao mula sa kahirapan. Subalit, sa maraming lugar, ang mga mahihirap ay wala sapat na pagkakataon upang makapag-aral dahil sa kakulangan ng pondo, pasilidad, at suporta mula sa gobyerno. Ang mga batang hindi nakakakuha ng tamang edukasyon ay nagkakaroon ng limitadong oportunidad sa trabaho na nagre-resulta sa mababang kita at patuloy na kahirapan. Bukod dito, ang kakulangan sa disenteng trabaho at maayos na sahod ay nag-aambag din sa kahirapan. Maraming tao ang nagtatrabaho sa ilalim ng di makataong kondisyon at tumatanggap ng napakababang sahod na hindi sapat upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ay nagpapalala sa sitwasyon, lalo na sa mga kabataan na nagsisimula pa lamang maghanap buhay. Ang hindi sapat na kita ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng gutom, malnutrisyon, at kawalan ng akses sa mga pangunahing serbisyo tulad ng kalusugan at pabahay. Ang mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, at tagtuyot ay isa pang dahilan ng kahirapan. Ang mga natural na sakuna ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga tahanan, kabuhayan, at infrastruktura ng mga mahihirap na komunidad. Kapag tinamaan ng kalamidad,
mas nahihirapan silang makabangon dahil sa kakulangan ng sapat na reserba at suporta mula sa pamahalaan. Ang epekto ng climate change ay nagpapalala sa sitwasyong ito, kung saan ang mga mahihirap na bansa ay mas vulnerable sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Ang kahirapan ay nagmumula rin sa mga salik na ng pangkultura at pangkasanayan. Sa ilang lipunan, ang diskriminasyon batay sa kasarian, lahi, at etnisidad ay nagdudulot ng kahirapan sa mga marginalized na grupo. Ang mga grupong ito ay madalas nawala sa prioridad ng mga programa at pulisiya ng gobyerno. Kaya't mas nahihirapan silang makakuha ng pantay na oportunidad. Ang kasaysayan ng kolonyalismo at pananakop ay nagdudulot din ng matinding kahirapan sa maraming bansa. Dahil sa pang-aabuso at pagsasamantala ng mga dayuhang mananakop sa kanilang likas na yaman at lakas paggawa. Sa kabila ng mga nabanggit na dahilan, may mga hakbang na maaaring gawin upang labanan ang kahirapan. Ang pagtataguyod ng patas na distribusyon ng yaman at kita, pagpapaunlad ng edukasyon, paglikha ng disenteng trabaho ay ilan lamang sa mga solusyong maaaring isagawa. Ang pagsukbo sa katiwalian at pagpapatupad ng makatarungang mga polisiya ay makatutulong din upang masiguro na ang yaman ng bansa ay napapakinabangan ng lahat. Ang mga pandaigdigang organisasyon at mga ahensya ng gobyerno ay malaking papel na ginagampanan sa paglaban sa kahirapan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal, teknikal na suporta, at pagsasagawa ng mga programa para sa pag-unlad, ang mga mahihirap na komunidad ay maaaring mabigyan ng pagkakataong makaahon mula sa kahirapan. Ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang pribadong sektor at mga non-government organizations, ay mahalaga rin upang masiguro ng lahat ng hakbang ay nagkakaroon ng konkretong resulta. Ang kahirapan ay isang komplikadong issue na nangangailangan ng komprehensibong solusyon. Hindi ito matatapos sa isang gabi lamang. Ngunit sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, maaaring mabigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan ang mga taong nasaraylayan ng lipunan. Ang bawat hakbang patungo sa pag-angat ng buhay ng bawat isa ay isang hakbang patungo sa isang mas makatarungan at maunlad na mundo. Ang paglaban sa kahirapan ay hindi natatapos sa simpleng mga inisyatibo lamang. Ang agrikultura ay isa pang mahalagang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin. Maraming mahihirap sa mga rural na lugar ang umaasa sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Subalit, dahil sa kakulangan ng modernong teknolohiya at mga pasilidad, ang kanilang ani ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang pamahalaan ay maaaring maglaan ng pondo para sa mga programa na magbibigay ng makabagong kagamitan sa pagsasaka.
natin na rin ang pagsasanay sa mga magsasaka upang mapataas ang kanilang produktibidad. Ang pagpapatupad ng mga programang ito ay magbibigay ng mga malaking kita sa mga magsasaka na magdudulot ng pag-angat sa kanilang kabuhayan. Ang pagpapabuti ng infrastruktura ay isa ring mahalagang hakbang upang labanan ang kahirapan. Ang pagkakaroon ng maayos na kalsada, tulay at mga daan ay magpapadali ng transportasyon ng mga produkto mula sa mga rural na lugar patungo sa pamilihan. Ito ay magdudulot ng mas malaking kita sa mga magsasaka at mga maliliit na negosyante. Bukod dito, ang pagkakaroon ng maayos na infrastruktura ay magbibigay rin ng mas malaking pagkakataon para sa mga tao na makakuha ng mas magandang trabaho at serbisyo. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa paglaban sa kahirapan. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa mula sa pamahalaan, pribadong sektor, international na komunidad at mga mamamayan ay mahalaga upang masiguro na ang lahat ng hakbangin ay nagkakaroon ng konkretong resulta. Ang bawat isa ay maaaring magbigay ng kanilang bahagi, maliit man o malaki, upang makatulong sa mga nangangailangan. Ang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa sitwasyon ng iba ay magbibigay ng inspirasyon upang kumilos at gumawa ng pagbabago. Sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok, nananatiling may pag-asa. Ang bawat hakbang patungo sa mga pag-angat ng buhay ng bawat isa ay isang hakbang patungo sa isang mas makatarungan at maulad na mundo sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, pagmamalasakit at pagtutulungan. Maaari nating labanan ang kahirapan at magbigay ng pag-asa at magandang kinabukasan sa mga susunod na henerasyon. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. At sa pamamagitan ng pagkakaisa, maaari nating makamit ang isang mundong walang kahirapan at puno ng pag-asa at pag-ulan. Yan lamang po ang ating topiko ngayong araw. Muli, lagi nyo pa rin panoorin at suportahan ang ating channel. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong masugid na pakikinig at pagsuporta. Ito po muli ang Sherlon Spar TV. Paalam po sa inyo.